Manila. Ito ang TV Patrol! Magandang gabi, bayan! Simulan natin ang balitaan sa pagkakadakip o pag-aresto sa pinuno ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI. Inaresto na ng National Bureau of Investigation o NBI si Senyor Aguila at 12 opisyal pa at membro ng grupo. Iginigit naman ng SBSI, minadali ang pag-aresto sa kanila. Live mula sa Muntinlupa, nagpapatrol si Nico Bawa. Nico, ano daw ang susunod na gagawin ng SBSI matapos na sila ay arestuhin? Kabayan, iginiit nila Senyor Aguila na haharapin nila ang mga reklamo. Kasabay niyan ay gumulong na rin ang reklamo nilang kidnapping laban sa mga opisyal ng Socorro LGU. Inanunsyo ni Senator Ronald De La Rosa sa pagdinig sa Senado kanina kaugnay sa mga reklamo laban sa SBSI na natanggap na ng Senado ang arrest warrant ng Korte para kay President Jairens Quilario o Senyor Aguila at sa 12 pang mga opisyal at miyembro ng SBSI. Hindi makasagot si Senyor Aguila nang malamang aarestuin na siya ng NBI. Jairens, ganun pakiramdam mo ngayon? Pumula kayo po. Anong mensahe mo sa mga miyembro mo, Jairens? Hindi naman makapaniwala ang abogado ni Senyor Aguila na agad nakapaglabas ng arrest warrant ang Korte ng Surigao del Norte. Napakabilis ang pagdating ng warrant. Eh, hindi ko naman sila isusurrender kung walang original. Hmm. Eh, doon yun sa DAPA, kapapile lang eh. Hindi pa nga kami, wala pang 30 days, biglang ipinail nila. Samantalang humihingi ako ng due process na makapag-presenta kami, at least. Sa labas ng Senado, pinusasan si Senyor Aguila at binasahan ng kanyang karapatan. Sir, you have the right to remain silent. You also have anything you say to me is against your court of law. You have the right to a lawyer. Mga kasong qualified trafficking in persons, facilitation of child marriage, solemnization of child marriage, at child abuse ang isinampa ng DOJ. Ikinatuwa naman ang Socorro Task Force Kapihan ang pagkakaaresto sa kanila, lalo't noong Hunyo pa sila naghain ng reklamo laban kay Senyor Aguila patapos tumakas ang mga batang biktima umano ng SBSI. Sa amin, initial victory ito sa aming pakikibaka. Kasabay nito, natanggap naman ng task force ang sabina ng Ombudsman's Office matapos magreklamo ng kidnapping ang mga magulang na miyembro pa rin ng SBSI. Alegasyon nila, dinakip ang kanilang mga anak at tinuruan gumawa ng reklamo laban kay Senyor Aguila. Harassment suit lang talaga. They were meant to harass us. Sumagot kami sa mga kidnapping and other charges sa kanila. Nakatulong din umano sa kaso ang pagbasura ng Korte sa Surigao del Norte sa petition for habeas corpus ng mga naturang magulang para mabawi ang kanilang mga anak. Masasagot naman namin kasi pumapanig naman yung DOJ at saka yung Korte. Yun sa mga ginagawa namin kasi yung aming ginagawa ay naayon naman sa batas at saka sa sitwasyon ng panahon yun. Hindi naman nawawala ng pag-asa ang Secretary General ng SBSI, lalo't hindi malinaw kung ano ang mangyayari sa kanilang komunidad sa bundok. Siyempre masakit po, sir. Bakit? Anong pakiramdam niyo po? Mama, any change? Wala na po silang ginagawang masama. Lalaban tayo. Hindi rin malinaw sa ngayon kung saan gagawin ang paglilitis sa mga reklamo laban kay Senyor Aguila, lalo't balak umanong ilipat ang kaso mula Surigao sa isang korte sa Maynila. Kabayan, sa ngayon ang hinihintay naman natin ay kung isususpindi ba ng DENR ang PAKBARMA. Ito yung kontrata na nagpapahintulot na manatiling manirahan sa bundok ang mga miyembro ng SBSI. Kabayan? Ano ba ang nagpapatagal na Nico sa DENR para gumawa sila ng akbang? Actually, kabayan, nakausap natin kanina yung regional director ng DENR. Ang kasama sa mga nagpapatagal ay dapat kasi merong maayos na programa na ba kung saan inilipat yung nasa mahigit 3,500 na members ng SBSI. Kasi kung isususpindi yung PAKBARMA, malamang sa malamang kailangan nilang bumaba galing sa bundok. Pero ang problema, ano yung pinaka-programa na
kung paano sila i-integrate sa lipunan, kung saan sila titira at ano ang magiging mga trabaho nila. Kabayan? Nasaan na ngayon si Senior Aguila, Nico? Kabayan, nandito siya ngayon sa pasilidad sa likod ko. Ito yung detention facility ng NBI sa loob ng Binibid. Sa ngayon, ang sabi ng NBI, kailangan nilang ibalik yung warrant doon sa Surigao del Norte na korte. Pero depende pa yan kung kailangan bang dalhin sila Senior Aguila sa Surigao. Depende yan kung maglalabas ba ng commitment order yung korte. Kabayan? Nico, si Senior Aguila lang ba ang inaresto sa pinakamataas na mga pinuno ng SBSI? Yes, kabayan, siya yung presidente. So kasama din sa kinasuhan yung Vice President si Mamerto Galanida at yung iba pang board members ng SBSI at pati yung mga miyembro ng tinatawag nilang Aguila or parang security cluster ng grupo. Kabayan. Maraming salamat, Nico Bawa. At bago inaresto, sumalang muna sa pagdinig sa Senado ang ilang opisyal ng Socorro Bayanihan Services Incorporated. Dito lumabas ang ilang akusasyon sa grupo, kabilang na mga sanggol na namamatay dahil ipinagbabawal na ipa-ospital at mga ayuda mula sa gobyerno na hindi umano buong nakukuha ng kanilang miyembro. Nagpa-patrol, Sherry Ann Torres. Taong 2020, ipinanganak na suhi ang anak ni Randolph Balbarino. Hinila umano ng mga nagpaanak na barangay health workers ang paa ng bata dahil hirap nang makahinga ang kanyang asawa. Dalawang araw lang nabuhay ang kanila anak dahil ipinagbawal umano ni Jerence Quilario alias Senior Aguila na ipa-ospital ang mga bata. Wala akong magawa kasi yung asawa ko nagsasabi na wala daw akong tiwala kay Senior Aguila. Panahon po ng 2020, hindi pa po ako yung presidente. Inilabas din sa pagdinig sa Senado ang listahan ng mga miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated na namatayan umano ng bagong silang na anak. May tinitingnang dahilan naman ang ilang opisyal sa pagkamatay ng mga bata. Ang mga taga-Kapihan members, wala kaming record na nagpapinital. Yung mga buntis, talagang walang record namin sa RHU, no, na walang nagpapinital, walang nanganak ng health facility. Kasi yung health center, yun yung birthing ng LGU, ang Socorro, walang nanganak. The mothers or prospective mothers were restricted from consulting medical intervention. Most likely, the mothers don't have enough nutrients. Ang senior citizen na si Pedrito Angkog, pinagbintangan umanong kinukulam si SBSI Vice President Mamerto Galanida, kaya pinabugbog umano siya kay Winifredo Buntad na opisyal ng Soldiers of God ni Senior Aguila. Patindog, pero paghapa lagi na ho, ma'am. Pagtambalik ko na ka na maywa, hingsong hindi mo dumi. Paghapa na, kung ilang kong gigapos yung anak, samtang gibugkot ko, ibanjak ka ni hindi ni akin eh. Kanaman ako noong kamot, ma'am, kiniog kiri. Sa itik to na, ma'am, sa akong sakit, itong binanjakan. I cannot understand why parang sinasabit ako ng kung ano-ano man ang habla nila. Kasi wala akong kaalam-alam kung ano mga operation doon. Sinasabit, tinuturo na si Sir Aguila. Anong role ko? Hindi ko po yan kilala, Your Honor. Napakalaki ng Kapihan, pero hindi ko po yan kilala yung... Lumitaw din sa pagdinig na ang mga ayudang ibinibigay ng gobyerno sa mga taga-Socorro hindi buong napupunta sa mga beneficiaryo. Kanina na pag-usapan yung rice allowance, 600 pesos per month, 202 households, 121,000 din yan bawat buwan, 1.4 million bawat taon. So pag kinaltasan niya ng sa ikalahati, 700,000 pesos din yan. Hindi po yung totoo. Bago matapos ang pandinig, sinabi ni Justice Undersecretary Nicolas Felix T. na nagsampa na sila ng mga kaso laban sa mga opisyal ng SBSI. Ito ay mga kasong illegal na pagsasagawa ng child marriage, child abuse at ang non-bailable na qualified trafficking in persons na posible rin anyang madagdagan pa. So clearly there are other incidents that we can look into such as the
the children who died, no, in childbirth, as well as the abuse of the senior citizen who testified earlier. We invoke on the principle that the rights of the parties cannot be prejudiced by mere allegation. We have our courts of justice. Adjourn. Pagkatapos ng paginig, hindi na sa Senate Detention Area diretso ang grupo ni Senyor Aguila kung hindi sa kamay na ng Department of Justice. Sherian Torres, ABS-CBN News. Organisado at planado ang pagpatay sa broadcaster na si Juan Humalon sa Calamba, Misamis Occidental noong Linggo. Itong lumalabas sa inisyal na investigasyon ng pulisya at live mula Calamba, nagpapatrol Rafi Santos. Rafi, may tinutumbok na bang motibo? Yes, sa ngayon, Karen, nagpapatuloy ang investigasyon ng PNP sa pagkamatay nga ni Juan Humalon dito sa Misamis Occidental. At ayon nga sa PNP ay may sinusundan na sila mga bagong lead patungkol nga sa kaso na nakalap nilang impormasyon sa mga sumusunod na araw. Nagkalat na ang mga checkpoint sa lalawigan ng Misamis Occidental kasunod ng pagpatay sa broadcaster na si Juan Humalon na kilalang si DJ Johnny Walker sa bayan ng Calamba noong Linggo na umaga. Ayon sa PNP, tuloy-tuloy ang hot pursuit operation sila laban sa mga suspect na bumaril kay Humalon sa loob ng kanyang pag-aaring radio station. Ayon sa task force ng pulisya, malinaw na matagal minanmanan at planado ang pagpatay base sa ikinilos ng mga salarin. Kanina, dumalaw si Northern Mindanao Police Director Brigadier General Ricardo Layug Jr. sa burol ni Humalon para siguruhin sa kanyang pamilya na nakatutok ang PNP sa lahat ng anggulo tungkol sa krimen. Dito rin sinabi ng asawa ni Humalon na nakita niya ang pagtakas ng mga salarin matapos ang pagpaslang. Lumabas din ako. Nakita ko yung motor single doon nakapark sa may kanto. Then yung sumakay yung dalawang tao. Then ang sabi ko, "Pulis, pulis, tapang." Tumingin sila sa akin. Then siguro na natumba silang tatlo. Ayon sa mga pulis, lumabas sa inisyal na investigasyon na tatlo ang suspek sa pamamaril pero posibleng may kasama pa ang mga ito. Lahat po nung anggulo na nabanggit before, lahat yun na open pa rin po. Maganda rin umano ang feedback na kanilang nakuha mula ng maglabas ng facial composite sketch ng isa sa mga suspek. May mga nagsabi na magbibigay ng reward. Mangyayari dyan, mas marami po na mga kababayan natin ang magbibigay ng information sa madaling kalutasan ito pong insidente na ito. Inikutan din ng mga pulis sa mga posibleng naging ruta papatakas ng mga sospek. Naka-alerto rin ng PNP sa mga karatig lalawigan kung sakaling may mga nakakita o nakakaalam sa kinaroroonan ng mga ito. Naniniwala ang Mindanao Independent Press Council o MIPC na personal ang motibo sa pagpatay kay Humalon, pero hinikayat nila ang PNP na magsagawa ng masusing investigasyon. Una nang pinahayag ng Presidential Task Force on Media Security na may 100,000 pisong reward sa ikadarakip ng mga salarin. Sa isang panayam naman sa teleradyo serbisyo, sinabi ni Ginang Humalon na bago napatay ang kanyang mister ay may naipanalo itong kaso sa korte kaugnay ng away sa lupang kinatitirikan ng kanilang radio station. Malabo rin anyang may nagalit sa biktima sa kanyang programa dahil pang-entertainment lang ito. Sa last po namin, sir, nag-file kami ng criminal case falsification of public document doon sa MPC Oropita City, sir. Nag-file doon, sir, yung husband ko. Kasi po yung lupa namin dito, yung nakapirma ng mga deed of sale ay puro matagal lang namatay, sir. Ang programa niya is purely entertainment lang, sir. Basta siya ng mga greeting sa mga listeners, mag-public service, sir. Mag-promote kasi siya ng mga herbal products. Yes, Karen, sa mga tinitignang anggulo rin dito ay kung nagpalit nga ng sasakyan itong mga salarin matapos kang sagawa itong krimen na ito. At ngayon, iyan ang tinutumbok na may investigador dito sa Misamis Occidental. Balik sa'yo, Karen. Rafi, matanong ko lang, meron na bang pagkakilanlan itong mga suspect? Kumbaga, may impormasyon na ba ang mga pulis para matukoy kung sino ang mga ito? Yes, Karen, kanina nga kayo usap natin itong si Region 10 Director Brigadier General Layug Jr. At ayon nga sa kanya ay may mga sinusundan na sila mga lead, ano? Dahil nga nagkaroon daw ng maraming mga tip
matapos nilang ilabas itong artist sketch nitong isa sa mga gunman na ito. Pero sa ngayon, Karen, wala pang konkretong ideya ang pulisya patungkol nga sa pagkakakilanlan nitong mga sospek at umaasa nga sila na sa mga susunod na araw ay magkakaroon ng linaw itong kaso ni Juan Humalon. Rafi, isang tanong na lang. May impormasyon ba kung gun for hire ang mga suspect o personal nila itong ginawa dahil sa dahilan nilang personal? Yes, Karen, lahat nga ng angulo ay pinag-aaralan ng Philippine National Police sa ngayon. Ano? At Karen, ayon nga sa kanila kanina, maliwanag naman doon sa nakita natin mga security footage dito sa pinangyarihan ng krimen na ito ay planado at talagang binantayan o minanmanan itong ating biktima. Ayon nga sa kanila, hindi natin alam ngayon kung yun ay mga gun for hire nga o personal lamang. Pero ang maliwanag sa ngayon, Karen, itong mga taong ito ay pinaghahanap ng pulisya at humihingi sila ng tulong sa publiko para nga makilala ang mga ito. Karen. Maraming salamat, Rafi Santos. Nag-uulat ng live. Bumagal ang inflation noong Oktubre ayon sa Philippine Statistics Authority. At isa sa mga dahilan ay ang pagbaba ng presyo ng pagkain tulad ng gulay at bigas. Nagpapatrol, Lady Vicencio. Naparami ng biniling gulay si May. Napansin kasi niyang hindi tumaas ang presyo ng gulay kumpara noong mga nagdaang buwan. Kulang yung ano mo eh, 1K mo pag namimili dito eh. Talaga abunado. Sumakto na, yung 800, yung kangkong 10 piso pa rin. Okay. Yung okra dati, tapos yung talong yan, mataas siya dati. O, 100 na lang siya. Umabot daw siya ng 150 dati. Noong Oktubre, bumagal ang inflation sa bansa sa 4.9% kumpara sa 6.1% noong Setyembre. Ang inflation ay ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayon sa Philippine Statistics Authority, naging mabagal ang pagtaas ng presyo ng pagkain at non-alcoholic beverages, partikular na sa gulay at bigas. Base sa monitoring ng PSA noong Oktubre, nasa 2 piso ang ibinaba ng average price sa regular milled rice kumpara noong Setyembre. Higit piso naman ang bawas sa kada kilo ng well-milled rice. Sa special rice, bahagya ring bumaba ang presyo. Yung mandated price ceiling, yung as per Executive Order 38, nagkaroon niya ng epekto sa mga huling bahagi ng buwan ng Setyembre going to the month of October. Kahit bumaba ang presyo ng bigas noong Oktubre, sabi naman ng PSA ay mas mataas pa rin ito kumpara sa presyo ng bigas noong nakaraang taon. Noong October 2022 kasi, ang 39 pesos mo ay may maiuwi ng regular milled rice at kung 53 pesos naman, ang mabibili mo na ay ang pinakamagandang klase ng bigas. Binabantayan naman ang posibleng pagsipa ng presyo ng bigas. Ilang sakahan kasi sa Isabela ang tinamaan ng peste ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Yung mga area ng Isabela kasi tinamaan ng steam war, bumaba yung ani nila. Tapos yung iba din dito sa lowland area, may eastern part, medyo mababa yung ani. Pero umaasa ang Department of Agriculture na magiging stable ang presyo ng bigas. Titingnan namin yan at kung may makita kami na nagmamanipulate, yan ang bili ng ating Pangulo. Kanina sinabi rin ni Secretary Chu Laurel na patuloy yung pagbusisi at pag-imbestiga dito sa mga nananamantala sa atin. Pero sa kabila nito, naniniwala pa rin ang PSA na posibleng magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng inflation rate sa bansa. If we don't see any shocks, supply shocks, our view is that inflation rate would go down. Although may mga konting threats tayo sa pagtaas ng presyo, like dito sa milk, dairy, yung eggs, no? Tumataas siya, although yung kanyang weight sa basket hindi naman substantial. Sinabi naman ni National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan na mahalagang bantayan ang presyo ng mga bilihin sa gitna ng pandaigdigang krisis at El Nino. Lady Vicencio, ABS-CBN News. Gretchen, sino ang pinakabagong newlywed couple sa mundo ng showbiz? Ate B, nagpakasal na ang actor-politician na si Jomari Iliana at dating sexy actress na si Abby Viduya matapos ang 4 na taon nilang relasyon.
Ibinahagi sa social media ni Viduya ang mga larawan ng kanilang kasal na ginanap sa Las Vegas, Nevada nitong November 5. Noong Agosto, nag-propose si Iliana kay Viduya sa kanilang bakasyon sa Hong Kong. Dati ng teen sweethearts ang dalawa na unang nagkakilala sa set ng pelikulang Guapings, The First Adventure noong 1992. Congratulations, Jomari at Abby! Ang nakikita po ninyo ngayon sa video ay ang sitwasyon ng trapiko sa Rojas Boulevard patungo po yan ng Baclaran. Sarado po kasi ang EDSA Rojas Boulevard flyover, kaya po may build-up ng sasakyan sa naturang lugar. Sa ibang balita naman, hindi na palalawigin ng gobyerno ang deadline sa pagbuo ng kooperatiba o korporasyon ng mga operator at driver ng pampublikong sasakyan para makasali sa PUV Modernization Program. Itinanggi naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na pinipilit nilang China-made lang ang pwedeng pamalit sa mga tradisyonal na jeepney. Nagpapatrol, Alvin El Chico. Ilang dekada nang namamasada si Marlon. Dito na niya binuhay ang pamilya sa kitang nasa 700 pesos kada araw. Alam niya ngayong December 31 na ang deadline na itinakda ng gobyerno para bumuo sila ng grupo at bumili ng modernized jeepney. Ayoko eh, hindi ko na maano yung sasakyan ko eh, naalagaan ko naman tong sasakyan ko, bakit iaano ko sa kanila? Gusto ko nakapangalan pa rin sa akin, ayoko nang ipangalan sa kanila. Isa lang si Marlon sa libo-libong driver at operator ng pampublikong jeepney sa buong bansa na ayaw mag-consolidate o bumuo ng kooperatiba o korporasyon. Pero nanindigan ng LTFRB na hindi na i-extend ang deadline for consolidation na dulo ng taong ito. Pero ano ang mangyayari sa mga chopper at operator na hindi aabot sa consolidation o ayaw talagang sumali sa programa? Magkakaroon po ng panibago, Alvin, na circular na ilalabas. Once na mailabas yung revised guidelines, doon tayo magbibase eh. Kung ano yung gagawin sa kanila, hanggang kailan sila tatakbo. Pero may mga operator na tagumpay naman ang pagpasok sa kooperatiba, gaya ni na Frida, na dalawang modernized jeepney na ang nautang sa tulong ng gobyerno. Yung consolidation talaga, it promotes employment. Eh, kasi hindi lang driver eh, meron ka na ngayon conductor. So pwede na rin yung misis mo or member ng family mo, magtulungan kayo sa isang unit o kumikita ang kabuhayan niyan. Nilinaw din ng LTFRB na hindi pinipuwersa ang mga kooperatiba na China-made ang bibiling modern jeep gaya ng mga naglipa na ngayon sa kalsada. Regardless kung ano yung design, pwede nga na sinasabi nga natin lagi, you can have the iconic jeep provided they have to comply with the basic requirements under the Philippine National Standard. Pero nanindigan ng grupong manibela na hindi dapat pinipilit ang mga chopper at operator na mag-consolidate at dapat tinutulungan silang makabili ng kani-kanilang modernized jeepney. Gusto talaga nila kung mag-modernize man, individually sila papautangin. Kung nagagawa nga natin ito dun sa mga individual na umuutang para sa kanilang pabahay, bakit hindi doon sa mga sa PUBMP? Ano ba ang meron? Bakit kailangan sama-sama kami? Tiniyak naman ni Transportation Secretary Jaime Bautista na hindi pa aalisin sa kalye ang mga tradisyonal na jeep sa susunod na taon hanggat nasa maayos at ligtas na kondisyon ang mga ito. Alvin El Chico, ABS-CBN News. Pumanaw na po ang batikang mamamahayag at manunulat na si Conrado De Quiro sa edad na 72. Kilala si De Quiro sa kanyang column na There's the Rub sa pahayagang Philippine Daily Inquirer. Ilang libro rin ang kanyang isinulat, kabilang na ang koleksyon ng kanyang mga sanaysay at column. Taong 2014 nang maghain ng medical leave si De Quiro sa kanyang pagsusulat sa PDI. Ilalagak ang kanyang mga labi sa Loyola Memorial Chapel sa Commonwealth Avenue, Quezon City simula bukas Miyerkules alas 12 ng tanghali hanggang sa Biyernes, November 10. Nakikiramay po ang buong ABS-CBN sa pamilya at mga naulila ni De Quiro.
Alamin muna natin po ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN Resident Meteorologist Ariel Rojas. Ariel, kamusta na ang panahon? Uulanin ba kami o mainit na panahon? Kabayan, kagaya po nitong Martes, maulan muli bukas, Miyerkules, sa gitna at katimugang bahagi ng ating bansa. Dahil yan sa easterlies o yung mainit na hangin mula sa Pasipiko. Ngayong gabi po ay maulan pa sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya sa mga pauwi pa lamang po, alalay lang sa madulas na daan at maging listo at handa sa banta ng mga pagbaha at landslides. Samantala, itong mahinang amihan po umiira lamang dyan sa may extreme Northern Luzon at aatras ito pahilaga bukas at posibleng humina at mawala pa sa mga susunod na araw. Wala po nakikitang sama ng panahon bagamat may pag-ikot ng hangin sa may silangan ng Mindanao, pero wala yan ang dalang ulap at ulan. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas sa Mindanao, umaga pa lamang maulan na sa Caraga, Davao Region, Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula. At bago pa pong magtanghali, buong Mindanao na ang makakaranas ng mga pag-ulan. Sa hapon may malalakas na pag-boost ng ulan sa ilang bahagi ng Zamboanga del Norte, gayon din po sa malaking bahagi ng Davao Region, kasama dyan ang Davao City, Cotabato, Sultan Kudarat at Maguindanao Provinces. Sa gabi meron pang malalakas na ulan sa ilang bahagi ng Davao at Soxargen. Muli po, ingat sa mga pagbaha at landslides. Maulan naman sa umaga sa halos buong Kabisayaan. May matinding ulan po sa madaling araw at sa umaga sa Leyte Provinces, gayon din sa may Bohol, central at southern part ng Cebu, Negros Oriental, maging sa may Sikihor. Mababawasan ang mga pag-ulan dyan sa Kabisayaan bago magtanghali at halos wala nang aasahang ulan sa buong Kabisayaan hanggang pagsapit ng gabi. Buong araw ring makakaranas ng hanggang malalakas na ulan ang halos buong probinsya ng Palawan. Muli po ang ating paalala, mag-ingat sa mga pagbaha at landslides. Sa Luzon, maaraw at mainit maghapon sa malaking bahagi, pero sa umaga may kaunting o mahihinang mga pag-ulan sa ilang lugar dyan sa may Cagayan Valley, sa Mindoro at sa Quezon. Pagsapit naman ng hapon, meron din kaunting ulan dyan sa amin sa Catanduanes. At sa gabi, malaking bahagi ng Bicol Region ang uulanin, gayon din sa may Quezon, Marinduque at Oriental Mindoro. At dito po sa Metro Manila, buong araw muli mababa ang tsansa ng ulan. Bukas, mainit po maghapon pero may okasyon na magkukulimlim ang kalangitan. Yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapag media. Muling binuksan ang Rafah border sa mga dayuhan matapos suspindihin ng 3 araw ang paglikas nila mula sa Gaza. Inilahad naman ng isang Pinay survivor ang kanyang naranasan sa madugong Hamas attack na nangyaring eksaktong 1 buwan na ang nakakaraan. Nagpapatrol, Zen Hernandez. Ito ang itsura ng tahanan ng employer ni Monica, isang Pinay caregiver sa Israel, matapos ang October 7 Hamas attack sa kibbutz Beri, malapit sa border ng Gaza. Nakulong sila sa mamad o bomb shelter sa loob ng 16 oras at halos masuffocate sa usok habang sinusunog at pinagbabaril ng Hamas ang kanilang bahay. Nangihina na po ako, wala na po akong lakas, hindi na po ako makahinga. Nasabi ko kaya ko para sa mga anak ko. Kailangan ko pa po ako sila makita. Ang mga anak ko po at pamilya ko po, yung asawa ko. Habang lumulusob ang Hamas, isa sa kausap ni Monica, si Grace Prodigo Cabrera. Pero biglang tumigil sa pagsagot si Grace at kinalaunan ay nakumpirmang isa sa napas lang. Lahat ng pangyayaring ito, bumabalik pa rin kay Monica hanggang ngayon. Lahat po kami close, parang kami ng mga magkakapatid na po kaming lahat doon. Si Ate Grace sobrang bait po niya. Kaya sobrang sakit po nung nalbalitaan naming wala siya. Hindi po kami makapaniwala. Lunes ng hapon, naiuwi sa bansa at natanggap ng kanyang asawa at pamilya ang mga labi ni Grace. May mga gabi na malalamo. Pero hindi mo matanggap. Para sa amin talaga, ano pa, buhay pa si Grace. Sobrang sakit po, ma'am. Hindi ko po ma-explain kung gaano kasakit. Siniguro ng Israeli Embassy kasama ang pamilya ni Grace at ng 3 Pilipinong nasawi sa October 7 Hamas attack sa makatatanggap ng panghabang buhay na suporta mula Israeli government bilang tinatawag nilang
victims of terror sa Gaza, lalo pang umiigting ang airstrikes at ground assault ng Israel para masupil ang Hamas at mailigtas ang 240 hostages na hawak nito. Pero kapalit ng gyera ang buhay ng mahigit 10,000 Palestino. Matapos naman ang tatlong araw na suspensyon sa evacuation, muling binuksan ang Rafah Crossing, kung saan inaasahang kasama sa makalilikas ang mga Pilipino. 46 will be able to cross. And we will update you on their situation once they are in Cairo. They will be given a few days before they will fly home to the Philippines. So they will be home within the week. 134 lahat ang natitirang Pilipino sa Gaza at marami ang nag-aatubiling umuwi kung maiiwan ang kanilang mga asawa. May positibo namang resulta ang apela ng Pilipinas na payagan ring makalabas ang nasa 36 na Palestinong asawa na mga Pilipino. Pinoproseso na ang kanilang clearance sa pamamagitan ng isang garantiya mula Pilipinas. Yun ang deal. They have to like really directly fly out of Egypt and go straight to the Philippines. So within 72 hours, yung nag-cross a border, kailangan ilipad papuntang Maynila na. So ganun yung magiging proseso. Yeah. They cannot stay in Egypt. Dumating naman ngayong Martes ang 42 Pilipino mula Israel. Ayon kay Ambassador Nilo, pinoproseso ang isa pang batch ng mga uuwi. Pero karamihan sa mga ito ay tapos na ang kontrata. Karamihan pa rin sa mahigit 30,000 OFW piniling manatili sa Israel. Zen Hernandez, ABS-CBN News. Sa pinakahuling update ng Embahada ng Pilipinas sa Jordan, ilan sa mga Pilipino ang nakatawid na sa Rafah Crossing kung saan ipinoproseso ang kanilang tuluyang pagpunta sa Egypt. Ayon kay Ambassador Wilfredo Santos, 42 Pilipino, kabilang ang 19 na menor de edad, ang nakarating sa border. Isang pamilya naman ang piniling manatili sa Gaza. Pinapromahan ng mga kongresista ang isang resolusyon para tugunan ang mga banat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa House of Representatives. At ayon po kay House Speaker Martin Romualdez, pinagkibit balikat lamang ng kampo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpasa ng Kamara ng natulang resolusyon. Nagpa-patrol RG Cruz. Ginugol ng mga kongresista ang unang sesyon matapos ang mahigit isang buwang break sa pag-aproba ng House Resolution 1414 na nananindigan para sa dangal at integridad ng Kamara at suporta sa liderato ni House Speaker Martin Romualdez. Ito'y halos isang buwan matapos silang batikusin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang programa sa telebisyon matapos nilang tanggalan ng confidential funds ang kanyang anak na si Vice Presidente Sara Duterte. Walang pinangalanan sa 3 pahinang resolusyon. Tanging binanggit ang pagpalag ng Kamara sa mga pahayag na humahamak sa integridad, reputasyon at kasarinlan ng institusyon, pati na ang mga banta sa seguridad ng mga kongresista. There were threats against one of our House members and the House itself. So I believe this is a show of solidarity, not only towards our Speaker, but for the institution as a whole and its sanctity. There was a grave threat on the life of one of our members, the Honorable Franz Castro. But with respect to the whole House, was the integrity of the House challenged at any time during the break? Yes, Mr. Chairman, I believe it was put into question. Kung di pa ilang ulit na nagtanong si Albay Representative Edsel Lagman, hindi pa lalabas na mga sinabi ng dating Pangulong Duterte ang pinaghuhugutan ng resolusyon. Pero nag-resign muna sa PDP Laban ang nagsusulong ng HR 1414 na si Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales bago niya inaming ang chairman ng PDP Laban ang pinatutungkulan nila. I hate to say this, Mr. Chairman, but when I heard the word rotten, of course, I felt bad. I also would feel bad hearing that accusation that the House is rotten. But may we know who uttered that statement? Was it a comic or a leader or previous leader of this country? Why is
the name of that accuser so sacrosanct that we cannot mention it before this body. Before I will answer, I will resign now as member and officer of PDP Laban, the former president Rodrigo Roa Duterte, the one who said. Sa isang pahayag na naipost din sa Facebook, sinabi ni dating Pangulong Duterte na mahalaga ang prinsipyo at kung may prinsipyo, walang di pagkakasundo. Pero di niya raw palalampasin kung isasantabi ang prinsipyo sa ngalan ng pakikisama. Pinagkibit-balikat naman ng kapartido niyang si Senador Ronald De La Rosa ang desisyon ni Gonzales. That's their prerogative as members. Kung ayaw na nila, din wala tayong magawa. Wala sa listahan ng mga miakda ng House Resolution 1414 si Pampanga Representative Gloria Macapagal-Arroyo dahil wala siya sa bansa. Pero tiniyak niyang suportado niya si Romualdez. Nauna nang tiniyak ni Speaker na handa siyang labanan ang kokontra sa kanila. Tatayo ako laban sa sinuman na mananakot sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Itindig ako tayong lahat para sa kapakanan ng bayan. Dinepensahan din ni Speaker ang desisyon ng Kamara na tanggalan ng confidential funds ang Vice Presidente na nangyari matapos layasan ng Vice ang lakas CMD ni Romualdez. Makaraang i-demote ng Kamara si Arroyo mula Senior Deputy Speaker. Wala pong personalan dito, trabaho lang. Let not our hard work be undermined by a dissatisfied few whose only intentions to sow divisiveness. Inihain naman ng makabayan block ang House Resolution 1428 para kundinahin ang mga banta ni dating Pangulong Duterte laban kay House Deputy Minority Leader Franz Castro at sa Kamara sa kanyang programa sa isang TV network. Pinaimbestigahan rin nila sa National Telecommunications Commission ang insidente. RG Cruz, ABS-CBN News. Samantala, pinalitan na po ng House of Representatives bilang mga Deputy Speaker sina Pampanga Representative at dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo at Davao City Representative Isidro Ungap. Live po mula sa Batasang Pambansa, nagpabalik si RG Cruz. So RG, ano yung nangyari at sino yung mga hinalal sa kanilang mga pwesto sa Kamara? Henry, wala ngang kumontra ng magmusyon ng mayorya na ipalit si Isabella Representative Antonio Tony Pet Albano kay dating Pangulo at Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal-Arroyo at si Lanao del Sur 2nd District Representative Yasser Balindong kay Davao City Representative Isidro Ungab bilang mga bagong Deputy Speaker ng Kamara. Paliwanag ni Majority Leader Manuel Jose Dalipe, nagdesisyon ang liderato ng Kamara na alisin ang dalawa bilang Deputy Speaker dahil hindi nila pinirmahan ang isang resolusyon na sinulong ng liderato ng Kamara. Napakahalaga pa naman ang resolusyong ito dahil tugon ito sa mga banat sa Kamara kamakailan. Bagamat ginagalang nila ang mga sari-sariling opinyon ng mga mambabatas, ani Dalipe, mahalaga umanong magkaisa ang Kamara sa panahon ng mga hamon at ang pagsunod sa mga desisyon ng liderato. Ani Dalipe, maliwanag na iba ang paninindigan ni Arroyo at Ungab sa mga nais ng liderato at mas mainam na pare-pareho ang pananaw ng mga nasa liderato. Sa kanyang pahayag sa media kahapon, Henry, sinabi ng dating Pangulong Arroyo na wala siya sa bansa pero suportado niya si Romualdez. Henry, ito na ang ikalawang demotion ni Arroyo matapos siyang ma-demote bilang Senior Deputy Speaker noon lamang Mayo. Parehong kakampi ng mga Duterte sina Arroyo at Ungab. Henry? Maraming salamat, RG Cruz. Naghain ng petition for certiorari ang isang grupo sa Korte Suprema upang ipadeklarang unconstitutional ang 125 million pesos confidential funds ng Office of the Vice President. Nagtungo po sa kataas-taasang hukuman ang grupo ni na Attorney Barry Gutierrez at former COMELEC Commissioner Gus Lagman upang kwestiyonin ang ginawang paglilipat ng pera mula sa contingent fund ng Pangulo patungo sa confidential funds ng tanggapan ng pangalawang Pangulo. Naunang sinabi ng Office of the Executive Secretary na saklaw ito ng Special Provision No. 1 ng 2022 Contingent Fund. Pero ayon po sa mga petitioner, ibang item ang confidential fund ng OVP at inaaga umano ng sangay ng ehekutibo ang kapangyarihan ng Kongreso sa paglalaan ng podo sa ilalim ng General Appropriations Act. Kung ginagamit yung augmentation para, gaya nga ng paliwanag ni Attorney RB, maiwasan yung full audit ng COA,
eh ang laki ng danger na maabuso itong ganitong kalakaran. Bukas naman si Vice President Sara Duterte na matalakay ng Korte Suprema ang legalidad ng nasabing issue. Umaasa kami na ang dunong ng Korte Suprema ay magiging daan upang tuluyang matapos ang usapin na ito. Ngayon naman, tutukan natin ang mahirap na tungkulin sa pagpapataas ng antas ng kalidad ng edukasyon sa ating bansa at pagprotekta sa ating mga mag-aaral at mga kawani ng Department of Education mula sa lahat ng uri ng banta at pang-aabuso. Pasko na, nakapagtayo na ba kayo ng Christmas tree? May mga usong kulay at motif para may new look ang inyong Christmas tree. Alamin yan sa Winning Moment kasama si Tita Winnie Cordero. Ilang taon nang nag-aayos ng mga Christmas tree at Christmas decoration si Abby Tan. Ayon kay Abby, ang in na kulay sa Christmas tree ngayong taon ay mga shades of purple at champagne colors. For this year, ang uso talaga or color of the year are shades of purple. But then, ang napuno namin sa mga tao, mas ano pa rin nila yung colors na rose gold and mga champagne colors. Dati kasi usong-uso yung talagang bright na gold. Yun talaga yung in. Pero ngayon, kasi ang gusto ng mga tao muted, so champagne ang in. Ang winning discarded tip ni Abby sa pagbuo ng Christmas tree, dapat ibagay sa space at kulay ng bahay ang bubuoing Christmas tree. Safe choice naman ang mga traditional Christmas colors gaya ng red and gold. Kung meron kang gustong color combination at may hindi mo sure kung okay ba yung color combination at kung okay. So ang gagawin mo, i-check mo siya sa internet. So pag sinearch mo naman yon, makikita mo kung ano yung patok na palette. Kung medyo maliit yung space natin at saka medyo limited yung height, marami tayong klase ng slim trees na available. Yung mga bagets, gusto pa rin talaga nila yung mga color red and yung mga green. At saka yung white, madali ding i-match sa kung saan saan at the same time maganda kasi medyo may feel siya ng winter. Ang winning discarded tip number 2, kung may budget naman at gustong mamili ng Christmas decorations, dapat isipin ang quality ng produkto. Minsan mura nga pero madaling masira at hindi na mapapakinabangan sa susunod. Pag bibili kayo, dapat investment siya. So meaning to say, hindi tayo yung dun sa pinakamura palagi. Dun tayo sa more on yung quality ng materials. So, let's say makakuha ka ng lights na ano na medyo mura-mura, mahirap din kasi the following year hindi mo na rin siya magagamit. Bukod sa pagkain at kwentuhan ng pamilya tuwing Pasko, isa rin sa inaabangan at maaalala ay ang display ng Christmas tree and decorations. Bahagi na ito ng ating kultura na sumisimbolo ng masaya at pagmamahala ng pamilyang Pilipino. Ako po ang inyong Tita Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment! Sinampahan na ng reklamong syndicated estafa ang 6 pang incorporators ng isang events and production company na nag-oorganisa ng K-pop concert sa bansa. Pinangalanan na rin ng pulisya ang nasabing kumpanya para malaman kung may iba pang mga biktima. Exclusive nagpapatrol, Zian Ambrosio. Gabi ng November 2, isinagawa ang entrapment operation ng QCPD Criminal Investigation and Detection Unit kung saan naaresto isang suspect dahil sa kasong estafa at pag-issue ng mga bouncing check. Ang modus, inalok ang mga biktima ng isang events organizer na mag-invest sa K-pop concerts dahil 50% ang balik ng pera. May lawyer po ako. Ano po? Naisampa na sa piskalya ang reklamong syndicated estafa. Bukod sa naarestong suspect, sinabay na rin sa formal complaint ang incorporators ng kumpanya na kilalang nag-oorganisa ng K-pop concerts. Pinangalanan na rin na pulisya ang nasabing kumpanya para malaman kung may iba pang mga biktima. New Wave Events and Production. Syndicated staff, robbery extortion, and BP, 22 counts of bouncing check law. Sabi po natin syndicated staff because involved po dito 2 or more person.
Bukod sa nauna nagreklamong police lieutenant at isang negosyante, may ilang pang panibago nagreklamo kaugnay sa sinasabing concert investment scam. May nauna rin reklamo ng estafa laban sa nahuling suspect at kanyang kumpanya. Isinampa ito ng isang negosyanteng Taiwanese at ng partner nito sa Makati Prosecutor's Office. Hinikayat mo na sila mag-invest pero ang pinapipirmahan sa kanila ay loan agreement. Nagbitaw sila ng 3 milyong piso pero hindi na umano ito nakabalik sa kanila. I wish that I can do the just and justice and my case can process so I can collect my money back. All in all, how much did you lose? 3.2 million. Sabi nila is maglo-loan lang sila until hindi na po sila nagbayad sa amin. And then inofferan nga po kami na mag-co-producer ng mga events nila. Dumating naman kanina sa QCPD CIDO ang isa pang complainant kaugnay sa isang modus sa concert investment scam kung saan pinangakuan din ng 30 to 50% na return of investment sa binigay na 3 million pesos para sa isang K-pop concert. Parehas ho kasi ng modus kung tutuusin, pagpo-produce ng concerts, meron ho mga international acts. Inaalam pa na pulisya kung may koneksyon ng reklamo ng bagong biktima sa mga naunang inireklamong sangkot sa concert investment scam. Sinubukan ng news team na kunan na pahayag ang New Wave at abogado nito pero walang tao sa kanilang opisina at hindi pa rin sumasagot ang abogado ng sospek. Z. Ana Brosho, ABS-CBN News. Pumapila ang Department of Labor sa mga negosyante na ibigay ng mas maaga ang 13-month pay ng mga empleyado. Pero ayon sa isang employers group, posibleng mahirapang sundin ito ng mga maliliit na negosyo. Nagpapatrol, Andrea Tagines. Excited na ang cashier na si Juliana na makatanggap ng 13th month pay ngayong taon. Ito kasi ang unang bonus niya at may pinaglalaanan na siya para dito. Sa pagkain araw-araw, mayroon pa po kaming pinag-aaral na tatlo na magkakapatid. Pakiusap ni Dole Secretary Bienvenido Laguesma sa mga may-ari ng kumpanya, ibigay sana ng mas maaga ang 13th month pay ng mga empleyado para mas maaga din silang makapag-budget para sa darating na kapaskuhan. Although, meron silang elbow room na hanggang December 24, sana po magbigay sila ng mas maaga. Kung maaari nga po sa unang linggo pa lamang ng Disyembre, nang hindi naman po magkumahog ang ating mga manggagawa at kanilang pamilya, sa ikangay pagbabudget. Giit din ni Laguesma, walang exempted sa pagbibigay ng 13th month pay dahil ito ay naaayon sa batas. Wala nang exemption ngayon eh. Dati nung magsimula yan, meron pang mga ini-exempt, yung mga distress, yung mga hindi kakayanin. Pero ngayon, lahat mandatory yan. Lahat po ng empleyado, irrespective ng status. Ang kwalifikasyon lamang, dapat nakapagserbisyo ng isang buwan. Aminado ang Employers Confederation of the Philippines na baka mahirapan ng ilang maliliit na negosyo na magbigay ng 13th month pay. I heard that some of the micro are still having challenges. Kasi yung mga micro, yung cash flow nila, nanggagaling sa actual operation. Hindi naman katulad ng mas malaki, may nakaipon, may mga source of financing. Payo ng isang financial expert, ilaan ang bahagi ng 13th month pay para sa emergency fund. Kasi kahit paano, makakatulog sila mahimbing eh. Diba? Kung alam nila na yung protektado yung mga pinaghirapan nila na pinagpundaran nila mga bahay, mga sasakyan, mga negosyo. Pwede rin yung ultimo yung life insurance din. At kung may sasobra pa sa budget, pwede rin i-invest ang pera para lumago ito. Pagka for future yan sa tuition payments ng mga anak, dapat medyo conservative investments, no? Maaring yung mga safest investments, yung napoproteksyon ng principal at kumikita ng interest. Paalala rin ni Ricafort, mag-ingat sa mga posibleng scam para hindi masayang ang pinagpagurang pera. Andrea Tagines, ABS-CBN News. Talagang hindi na mapipigilan ang papalapit na Kapaskuhan. Katunayan, kabi-kabila na ang mga pailaw. At live mula sa Kawit, Cavite, nagpapatrol si Ganiel Krishnan. Ganiel, Pasko feels na ba dyan? At rinig ko, may espesyal kayong bisita.
Kaka-Gretchen, nagsimula ng magningning ang isang coffee at donut chain dito sa Maykawit, Cavite. At talaga namang Paskong Pasko na dahil tunay na magical Christmas love ang kanilang hatid sa mga dumadaan. At alam mo, tama ka dyan, Gretchen, Paskong Pasko na din para sa mga 18 dahil nakasama natin ang Pinoy pop group, the SB19. Damdam na talaga ang nalalapit na Pasko dahil umaapaw na ang spirit of Christmas matapos buksan ang pailaw ng isang coffee and donut chain. Pangalawang taon na nilang ginagawa ang atraksyong ito. Puno ng pink Christmas balls, iba-ibang kulay ng pailaw at malalaking standees ng Holy Family ang nakapaikot sa buong drive-thru. Tiyak na may enjoy ng mga bata at kids at heart ang magical Christmas love themed na drive-thru. Kasama sa kasiyahang ito ang buong Pilipinas dahil bihis Pasko na rin ang 25 drive-thru stores sa iba't ibang parte ng bansa. Kabilang sa mga tema ang Magical Christmas Town, Magical Christmas Wonderland, Magical Christmas Gift Lab at Magical Christmas Love. Nakisaya naman ang Pinoy pop group na SB19 sa pagsisimula ng Christmas celebration. Nagbahagi pa ang grupo ng kanilang Christmas experience at mga paboritong pasyalan tuwing Pasko. Bahay ng kamag-anak. Kasi pag bahay po ng kamag-anak, automatic yung mga tito mo may pamasko sa'yo. Taga-imas kasi ako dati. So talagang ramdam na ramdam mo pag magki-Christmas na, syempre magsisimbang gabi na o simbang tabi, di ba? Pero meron kami laging meron doon yung mga bilihan ng mga putubumbong ba yun, ganon. May bingga, ganon. Tapos, ayun po, sobrang maliwanag kasi yung plaza doon. So, madalas po kami ng mga kaibigan ko doon at saka family. Ang naalala ko pag Christmas is yung display sa Cubao, if naalala niyo po yun, yung live, yung gumagalaw yes. Na mga parang manikin. Pag Christmas po, sa bahay lang po kami since malayo po kami sa city. So, yung mga tita ko, mga tito, umuwi sila from abroad. Yung papalapit na yung Christmas, talagang yung mga kababata mo, sama-sama kayo magbabahay-bahay. Kakatok, Caroline! Para sa SB19, sentro ng masayang Pasko, ang pagbibigay ng malasakit sa kapwa. Gretchen, mananatili ang mga pailaw na ito buong holiday season. Kaya naman po sa ating mga motorista, pwedeng-pwede po kayong dumaan at mag-selfie o kaya naman groovy kasama ang inyong pamilya. Merry Christmas sa inyo, Gretchen. Yan ang latest dito. Balik sa inyo sa studio. Merry, Merry Christmas din sa iyo, Ganiel. At maraming salamat. Tuloy-tuloy ang pasik laban sa It's Showtime 14th Anniversary Special. Sa day 2 ng magpasikat, sentro ng performance sina Karil, Chang Ami, MC Atlasi, ang pagmamahal ng pamilya at sakripisyo ng OFWs. Star-studded at madamdamin ang magpasikat number ni Karil, Chang Ami, MC Atlasi, na sumentro sa pamilya at kabayanihan ng mga manggagawa at OFW. Naantig ang madlang people sa pagganap ni Karil bilang nurse. Nakijamming si security guard MC kasama ang BGYO. Tataw sa tap dance si Yaya Chang Ami kasama si Taylor Sheesh. Nakipag-showdown ng sima na si Lassie kasama ang Bini. Nakasama rin ang grupo sina Fana, Fabio, Rosel Nava at dalawang anak nito. At may guest appearance pa ang ka-love team ni Jurado Barbie Fortesa na si David Licauco na boses ng animated character na si Lulu. Isa sa pinakaagaw eksena ang pagkasama ni na Karil, Iza Calzado, Diana Zubiri at Sunshine Dison o ang mga orihinal na sangre. Di napigilan mapaiyak ng Team Karil nang mapahanga ang mga hurado sa mensahe ng kanilang performance tungkol sa halaga ng pamilya, sakripisyo ng mga manggagawang Pilipino na madalas ay napapalayo sa kanilang pamilya dahil sa trabaho. Naging daan din ito para bigyang pugay ang mga manggagawa na inilarawan bilang mga bayani. All I need is my family.
Sa Miyerkules, ang Team Ann Curtis, Ryan Bank at Ogie Alcacid naman ang magtatanghal sa magpasikat sa It's Showtime. Okay. Okay, galing. Hoy, ah, agahan niyo ang pagbibigay ng bonus, ha? Kausap po ba? Sino kausap? Mga employer. Okay. Sino yung employer, ha? Oh, oh. Agahan nyo. Yeah. Yan ang pakiusap. At walang exemption ngayon. Dati meron. So ngayon, walang exemption. At magtabi din. Pagpasok ng Disyembre, kasi para makapamili ka agad. Totoo naman. Habang tumataas ang panahon Disyembre, ilan days na lang? No. Mamaya bibilangin na. Ito, 48 days. Ayun, 48 days na lamang. Kasi wow. Para makapamili ng maaga, dahil tumataas na ang presyo. Oh. Bahay bumaba ang inflation, tumataas naman ang presyo. Lalo na pag magpapasko. Yan ang pagpasko. Malapit na pasko. Agahan na lang yung bonus. Pambayad daw ng utang. Kaya magtabi rin ako may bonus. Oo, alam mo naman, baka may utang na. Kaya yung bonus sa utang, pambayad, di mo pa nakawakan. Dahil pinangako mo eh. Mare, pautang muna at pag may bonus na, babayaran ko na. Yung paano pag di dumating? Yung bonus? Yung bonus. Ayun lang. Ayun. Doon nagkakalukuluko. Next year ulit. Okay. Next year ulit. Yung utang next year. Kumasa tayo sa bonus. Yes. Tayong lahat. Kasama tayo? Pengi daw. Kasama tayo? Tayong lahat. Lahat ng sambayan ng Pilipino na nagtatrabaho. Tayo nagtatrabaho. Hindi ba tayo nagtatrabaho? Sige, dali ka na. Si Karen ang bahala sa'yo. Parinig ka na. Yan po ang mga balita na binantayan namin para sa inyo. Ako po si Henry Umaga Diaz. 48 days na lang. Pasko na. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano. Nandito kami para sa inyo saan man sa mundo. Ako po si Karen Davila. At ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Marami pong salamat at magandang gabi. Bayan!